Connie, nagsama-sama muli ang mga pamilya ng SAF 44 dito sa headquarters ng PNP Special Action Force dito sa Bikutan, Taguig, para nga alalahanin ang ikatlong anibersaryo ng Mama Sapano encounter. Tatlong taon ang lumipas pero halos hindi pa rin makabangon ang mga naiwang pamilya ng SAF 44. Marami sa kanila ang naluha sa gitna ng pagunita sa anibersaryo ng Mama Sapano encounter. Ngayong araw, ang Day of National Remembrance for the SAF 44. Sabi nila matatanggap lang daw nila ang sakit na ibinunga ng madugong engkwentro kung meron ng hustisya. Emosyonal ang naging talumpati ni Julie Kayango, asawa ng isa sa SAF 44, na sumentro sa paghingi ng hustisya. Matatahimik lang daw sila kapag nakita na nilang nakakulong sina dating Pangulong Ninoy Aquino at dating PNP Chief Alan Purisima, na sinisisi nila kung bakit maraming SAF ang nasawi sa operasyon para hulihin ang mga teroristang sina Zulkifli Binhir alias Marwan at Basit Usman. Sabi ng SAF, naibigay naman sa mga pamilya ang mga ipinangakong tulong sa kanila. Kabilang sa mga dumalo sa okasyon, sina dating SAF Director Hitulio Napeñas, na nagsabing kung merong dapat managot, ito ay si dating Pangulong Aquino. Ang bagong SAF commander ngayon na si Director Noli Talino ang number 2 man noon noong panahon ng Mama Sapano encounter. Naitalaga siya dalawang araw bagong ikatlong anibersaryo ng Mama Sapano encounter. Malaking karangalan daw sa kanya na bumalik sa Special Action Force kung saan magagamit niya ang mga leksyon ng Mama Sapano para mapabuti pa ang mga SAF troopers. Pakinggan natin ang ilan sa pahayag ng pamilya ng SAF 44. Hanggat hindi natatapos yung kaso, hindi talaga yan matatapos. Kasi yun lang, parang yun lang hinihintay na parang tundok. We believe that step by step, until it perfect day will come and punish those people involved in that unacceptable day. At yan muna ang latest mula rito sa SAF headquarters. Balik sa'yo, Connie. June, sabi mo, nandyan din si Napeñas, ano, na sinasabi nga din na dati ay, kumbaga, nagkakaroon din ng blame, ano, sa kanya, yung ilan sa mga pamilya. So, malugod ba yung pagtanggap nila? Wala bang kumumpronta sa kanya dyan? Actually, wala naman, Connie. Ang nakukuha natin sense mula dun sa mga pamilya ng SAF 44 ay talaga nakikita nilang may mabigat na responsibilidad sa nangyari sa SAF 44 ay yung dalawa, si dating Pangulong Ninoy Aquino at si dating PNP Chief Alan Purisipa. Doon naman kay Napeñas ay parang nakikita natin kanina nakipagkamay si Napeñas sa mga pamilya, mga naiwang pamilya ng SAF 44 at malugod naman siyang tinanggap ko. Alright, maraming salamat sa iyong update sa amin, June Veneracion.